Pero mga pre, naisip ko lang, no? Lagi tayong naglalaro, di ba? Kita niyo sa game, di ba? Nagpapa-level tayo. Pansin niyo ba? Habang naglalaro tayo, nag-iipon tayo ng mga sources like diamond, battle points, yung mga digital coin na ginagamit natin sa pagbili ng mga kailangan natin sa isang laro. Ginagamit natin yan para makapagpalakas ng character natin. Nagpa-farm tayo doon. Pero now kasi mga pre, ang bala ko kasi, ano kaya kung gawin natin in real life? So kung doon tayo nagsisikap, ginagawa natin lahat para maging tayo yung pinakamalakas sa isang laro. Eh ano kaya mga pre kung gawin natin in real life? Sa totoong buhay, di ba? Parang ako yung character. Parang nasa game lang ako. Parang nasa online game lang ako. Parang nagpapa-level up lang ako. So, ang gagawin ko mga pre, nakikita nyo naman, di ba, yung mga icon dito sa gilid. Ayan. So, explain ko sa inyo. So, yung nakikita nyo stats, ayan, ako yan. Parang ako yung character dito. Now, yung sumunod is yan yung ka natin, yung magiging capital natin, starting capital natin. Then, itong ka naman, store icon, yan naman yung magiging kung ilang store magagawa natin. And then, yung dalawang icon na tao, yan naman yung magiging employee natin. And then, ito naman yung my heart. Yan naman po yung magiging ka natin. Yung ilalagay natin yung 20%, di ba, ng negosyo natin, ibibigay natin as donation. Then, yung 30%, iipunin natin. Yan naman yung pinakalas. Diyan natin ilalagay kung magkano na yung total na naipon natin para sa pagpapatayo ng paralan at libreng pag-aaral. Para sa mga tulad ko na walang kakayang mag-aaral. So, abangan nyo ito mga pre, talagang ma-inspire kayo dito, lalong-lalo na sa mga kapwa ko gamer. Ah, ito nga pala, itong nasa taas, yan yung gagawin kong negosyo, first business natin sa vlog na to ah. Yan, lechoks. Yung lechoks ay kanyan, combination ng chokes at saka lechon. Lechoks na lang para mas maganda siya pakinggan, lechoks, lechon, di ba? Bakit nga ba lechon manok? Una kasi mga pre, mga Pinoy mahilig sa lechon. At saka ito kasi, pagkain kasi to, kaya araw-araw kailangan to ng tao. So, mas naisip ko, sa food industry ako papasok kasi lahat naman tayo kumakain. Kaya, alam kong sustainable to siya na negosyo. And, yeah! Excited ako sa project ko na to mga pre. So, abangan nyo mga pre!